through the mercy of God, rest in peace. Amen. Let us pray for the intentions of the Holy Father. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. Thank you.
Sumalan ang mga ng Espiritu sa mundo. Sumayin ang Panginoon. At sumayin ko rin. Inuwita ko natin ngayon si San Christopher Magallanes. Ang kasama ang dalawang isang pang sa iyo si San Chris at ang kong Michael na naging martir dahil sa kanilang association sa tinatawag na Cristero Uprising. Paglaban sa isang gobyerno anti-Catholic noong 1920 sa Mexico. Sama-sama ang gulo, sa napanang po ang kapalang makarawag-awag tayo ng matagalang kalagoba na katulad ng moto ng mga mistero noong din. The King of Lord Jesus Christ and the Virgin of Guadalupe. At umapang niya ang karapat na patay ko ba ng pagkasiya natin ng ating mga kasalanan at mga kapatid. Inaamahan ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid. Nalupahan ko ang pagkasala sa isip, salita, sa hawa. At sa aking pagkulang, kaya'y sinasama ko sa mga nabili ng Maria, sa lahat ng mga kaya't ng mga kanal, at sa inyo Christopher Magallanes ang mga kasamahan. Kaya itinuloy daw ang kaming mga nagliliwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamagitan ng sa puso kasama ng Espiritu Santo makapasawa ng mga mata. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may iisip ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nangangalap. Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipangawak niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng labis. Sa ngalan ng Panginoon, at pagkakalingin ang may sakit dahil sa panalangin, may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya na, ipagtatawad niyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo ay lumalim. Malaki ang natatawang si Elias ay taong tulad din namin. Matainitin niya'y idinalangin na huwag tumulan. At sa loob ng 10 taon at 6 buwan ay hindi nga tumulan. Muli siya nalangin at bumagsak ang ulan at namuga ang mga halaman. Mga kapatid, kung naliligis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapangbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sino man nagpapangbalik sa isang kasalanan mula sa kanyang muling pamumuhay ay nag
Pananaw
malaki ang nagagawa ng panalangin ng tao matuwid. At ang ibinigay ko na halimbawa ng isang tiyako ay si Elias na nakunsan ay tayo din ng panalangin. Kaya kung ito panalangin ito ay huwag ko ulang at hindi umulang ng tatlong taon. At nalalangin siya na umulang at pagkatapos na ay nagkaroon na ng ulang at pagkatapos na nabanggit na panalangin. Bahagi din po na pinapakita sa na panyaya na kung saan ay makita po natin yung kahalagaan ng panalangin ay sa pamamagitan po ng kababaan ng kaon na pinamamanin ko sa akin na aking ibangayon ngayon sa araw nito katulad ng pagkakaw sa isang para bilang pagtangkap sa pag-aari ng Diyos. At ang maging bahagi ng aming pag-iros na maging mababa ang aming kaluhuan kahit po sa mga pagkakaroon na kahit na gusto namin mangyari ay hindi nangyayari dahil maaaring hindi ito yung kalooban natin kundi yung kalooban ng Diyos. At ito po naman yung maging bahagi ko ng ating pagdarasal. Tayo nagdarasal sa mga bagay na gusto natin. Maaaring ang ating pinapanalangin ay katulad ng panalangin ni Elias o wala o hindi wala o ano ang mga panalangin natin ang gusto natin matapos sa ating mga gawain sa mga matuhay. Magkaroon ng mga bagay na pinipindi natin o matapos yung ating mga obligasyon sa daigdig na ito. Yun yung mga ipinagdarasal natin. Pero ano sa ating panalangin? Ay makita ko ang panalangin natin na katulad ng pagtanggap ng isang para. Katulad ng ito kasi ng pagtanggap sa pag-aari ng Diyos. Na sa gitna ng maraming matagal na ng pagtanggap at kung hindi ito ipinibigay ng Diyos, alam sa kasama, hindi mo pagkatapos na ng maaaring mismo, during the time of our prayer, na masabi natin na kanina, hindi gusto mo mangyari. Pero, handa akong nagabit kung ano ang iyong kalooban. Kung ano ang iyong kagustuhan. Namamukay na ito sa ating kababaan ng kalooban sa mga ipinagdarasal natin. Sa mga paliwanag na pinahayag sa atin ang mga kapatid na katulad ng pagtanggap sa isang mama ang isang pagtanggap sa pag-aari ng Diyos. Ano ba yung pagtanggap sa isang mama? Alam po natin noong panahon ni Jesus. Walang kwenta ng pagpapa. Hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung papa. Kasi yun ang kultura ng mga Hudyo na nagsista. Kung tawagin na ay non-person, hindi binibigyan. Hindi sinasama.
Hindi ka makabilang sa sambayanan. Kasi baka, walang kakinama. Kaya, ito yung pagtanggap sa pag-aaral ng sa pagtanggap sa utusin mo kayong sa wala. Katulad ng pagtanggap sa baba. Kaya po, medyo may malalim na mahulugan yung mga salita na binigiwan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kahit ako siguro sa ating pagkilos na utusin mo yung maaaring sabihin ng iba na nalangin ka at wala naman. Pero bahagi ko yun. Bahagi ko yun. Kasi yung mismo panalangin niya lang ay isang panalangin ng pag-iit sa kamustuhan ng Diyos. Doon lang nakita yung tunay na kahalagahan ng awa ng Diyos. Tayo na tayo sa hindi sa pagkat yun ay karapatan natin na kapag tayo nagpasal, bibigyan tayo. Hindi. Maaaring bigyan tayo. Maaaring hindi tayo bigyan. Pero, kung yun ay binigay sa atin, bakit? Dahil gusto yun ang Diyos. Kung bakit hindi binigyan ng Diyos ang ating inibig. Siyempre, yun ang nakikita ng Diyos na mabuti para sa atin. So tayo mo lang kayo na sa hamak ng Diyos. Kaya kung tulungulusin mo natin, ay doon ang doon makikita. Kaya kung tulungulusin talaga, tayo nagkala sa atin at maligit na gumawa sa mga ating paralaman. Mahirita natin yung mismo pagdarasaw natin ay isang pagsusumako sa awa ng Diyos. Nakunusin ko ay na ito ay marami na tulungan na pagbibigay o walang pagbibigay ng Diyos. Pero hindi tulungan kapag hindi tayo binigyan ng Diyos ay hindi na tayo tumaman. Hindi sa pagkat maaaring hindi pinagkaroon ng Diyos ay maaaring ito ay kasasama namin. Kung kutusin ko ay maaaring ito ay makapas ay kabubuti natin. Pero yung may elemento na kaakibat na pa sa ating mga panalangin. Na kung kutusin ko ay nawang patuluran na patulaan natin. Katulad ng inaalan ko ni Propeta Elias. At bahagi ko, bahagi ng isang pagkakonsaryo ka ng mahalaga ng makita ko ng binigil sa lahat. Kasi yung panalangin, sabi ng mga natin yung pag-isa ng kay Kristo, pari, ahari, at propeta. Kung kasi isa ng mga panalangin, at kuyang, pari, ahari, at propeta. Pag yung pagdarasal, yung mabuting halimbawa, at saka yung pamamahala, magkakasama mo ng tatlong yan. Eh, doon, pero bakit mo na pangalan yung pananamin? Kasi doon mo yung pangalan, kung paano ka mamamahala, doon mo rin simulay kung ano yung nais ng Diyos na maging mabuti yung malimbawa para sa iba. Kasi doon mo makikita yung hindi na pagkilos mo kung ang iyong pagtahan mo sa daigdig na ito ay naging kalukot-tukot sa harapan ng Diyos na kapal. Kaya ito yung isang pagkakaroon na tinanggalan natin ng Diyos, Panginoon, ama, bagay hindi naman ako. At maliwanag mo.
Maliwanag po sa ganitong klase ng kagawaan ay hindi nalalayo sa atin ang paghahari ng Diyos. Hindi dahil sa matatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas.
awit ng pagpuri sa iyo ng panangumpay sa kapit. Kami nagpuri sa iyo kadakala.
na sa aking pagdarasal ay na mabungkod ang ating mga tuhod ay nasa ating kalooban na bahala ang Diyos kung ito ay thank you.
todo.